Masayang buhay mga pet malu. Ngayong araw na to ay magtitimpla po tayo ng 200 kilos na fermented peach para sa ating mga lagang hayop. So ang mga ingredients po sa ating pagtitimpla ay ang mga sumusunod. Unang-una po, meron po tayong ipa o rice bran na 100 kilos. And then meron po tayong soya. Ayan, soya na 80 kilos. 4 kilos po ng molasses. And then 8 kilos po ng carbonized rice hull. 4 kilos po ng madre de agua. 2 kilos ng rock salt. And then 5 perasong Yakult para sa ating probiotic. And then meron po tayong 2 kilos ng nyog na ginatkat. Umpisa na po natin ang paghalo ng mga ingredients. Una-una po, tutunayin po natin sa tubig. Yung soya lang tubig. Ayan. Ayan po. Pagkatapos po niyan, haluin po hanggang siya ay madissolve sa tubig yung soya. Then haluan po natin ngayon ng pagkatapos pong haluin at madissolve sa tubig ang soya, ay haluan po natin ng molasses. Okay po. Ilalagay na po ngayon ang molasses. Ayan na po. Inilagay ang molasses. Pagkatapos lagyan po ng molasses, isusunod na po natin ang Yakult. Ano po. Ayan na po ni Carl ng Yakult. Thank you Carl sa iyong pag-assist at kay Chito sa kanilang pagtulong sa paggawa ng fermented peach para sa mga alagang hayop. So, ayan po. So, ang next step po ay ayan po, inahalo na po ang ating soya, molasses, at saka po ang ating yakult. So, na magbibigay po ng sustansya at mga probiotics po. So, po mahalo at mamaya po imimix po natin yan sa ating pinaghalo-halong pa, rice hull, carbonized rice hull, at ang ating madre de agua. Ayan po, pinaghalo na po ang carbonized rice hull at ang ating ipa. Parang naghahalo ng simento. Ayan, halo-halo po. Ayan po, inihalo na po ang asin sa ating mixture ng ating rice hull at ipa. And then isusunod na po natin ang madre de agua. O, susunod na madre de agua. Tapos haluin po uli, nadagdagan pa ng ipa dahil 200 kilos. So 50 kilos pa lang po ang nailagay dyan. Pagkatapos po noon, haluin ulit habang nilalagay ang madre de agua. Ayan po.
So, marami pong health benefits ang pag pagpapakain ng fermented peach para sa ating mga dagong ngayon. In-encourage po kayo na gumawa din ng fermented. Una-una, malusog siyang kainin, and ikalawa, nakaka-save pa po tayo. Malaki po ang savings kung tayo ay gagawa ng fermented feeds para sa ating mga lagang. Okay. Yan po, isusunod na po natin ang ating mixture ng soya na merong soya na meron siyang molasses at Yakult. So, yan na po, inihalo na po. So, imimix na po siya. Patuloy po na halo hanggang mamix po ng maayos, at ang moisture content po ng ating mixture ay dapat ay nasa 40%. So, ang idea ng moisture ng ating mixture. So, yan po ay patuloy na halo eh. Pagkatapos kong ma-mix, mamaya po ilalagay po natin sa mga drum for fermentation for 2 weeks. At kapag po na-ferment na ng 2 weeks, ready na po yung ipakain sa ating mga hayop. Gaya po ng baboy, ng bibe, ng manok. Yan po ang gamit ng ating fermented feeds. So, napaka-sustansya po niyan at madaling absorb ng katawan dahil fermented na siya. So, and then, aside from that, meron po siyang probiotic ng kasama na makakatulong po sa pag-digest at pag-convert ng feeds sa conversion ng feeds. So, yun po. Maya-maya po, makikita po ninyo ang paglalagay sa ating mga container na ipiperment for 2 weeks. Ngayon po ay titingnan po natin ang mixture content ng ating tinimpla na fermented feeds. Chito, pakiano mo lang. Test natin. Ganito po ang pagkitest. Ayan po, kumuha po siya ng mixture. Tapos, binilog at pinika. Ayan, wala naman po kumakata. So, meaning, na-achieve na po natin ang 40% mixture content. So, ayan po, buo rin. Di rin na hindi na siya naghiwa-iwalay. So, ayan po. So, ready na po yan. Ay, piperment na po natin. Ilalagay na po natin sa drum. O, ayan na po. Umpisa na po natin ang paglalagay sa drum. So, yung drum po, yun po yung pinaghaluan kanya ng kaya hindi na po namin nilinis kasi malinis naman po yan. At dyan galing yung mixture po natin ng molasses. Ayan po, inaano po siya, kinocompress para hindi po, ang hangin po ay hindi makompress, mawala ang hangin doon sa mixture. At maiwasan po ang pagka-block ng ating ang ating ginagawang fermented peach. So, ayan po. So, kaya po yan yung kinukompress. So, ayan po yan. Ayan. Tapos po, lalagyan po uli yan. Papatungan ng another layer ng ating fermented. Tapos, i-compress po uli at pipilitin po natin, sikapin po natin na talagang siya ay hindi makapasok ang hangin.
So, para ang fermentation po ng ating ano ay maganda. So, ma-avoid po natin ang pagka-spoil ng ating fermented peach. Yan po, tuloy-tuloy pong gagawin yan. Ang magiging result po niyan, pagkatapos po nitong tinimpla natin 200 kilos, eh lalabas po siya ng tatlong drum at kalahati ang magiging result po niyan. So mamaya po ipapakita ko sa inyo ang kung ilan yung lahat yung natapos namin na pinermet ngayong araw na to. Habang iniintay po natin yan, ayan po yung anak ko po ay nagluluto. Ayan, sinasalang na po. Diyan, pakita mo naman. Pakita mo naman ang ating peach pie na ilalagay sa break oven. Kasi po sila ay nag-break na ng kanyang girlfriend. Kaya po, break oven. Ayan. Ayan po. Wow. Sarap. May merienda na kami pagkatapos na magtimpla ng ano. Ayan po. Ayan, maapoy-apoy pa. Ayan, mamaya masusunog na ako ng mga daliri sa inyo. Ayan po, siniselyohan na po ang ating mixture at sinisurado po natin na hindi makakapasok ang hangin para may iwasan po ang spoilage. So pagkatapos pong lagyan ng plastic at hindi makapasok ang hangin, ay isasarado na po yan at lalagyan na po natin ang selyo. So, lalagyan din po sa ibabaw yan ng plastic and then saka ilalagay yung takip. Tapos mamaya makikita nyo na nilalagyan din ng ano, ng tape para masigurado po natin na maayos ang pagkaka lock ng ating mixture at hindi mapasok ng yan po, tinakpan. Ayan na po ang ating peach pie na niluto sa brick oven. Ayan. At mamaya po, merendahin na namin yan. So, ito po yung fermented peach. Ayan po. Ito po ay mga ginawa namin noon pa, mga 2 weeks ago. At ito na po yung pinapakain namin. Kaya mapapansin nyo, kukunti na lang ang laman ng ating drum dahil ginagamit na po natin itong pakain sa ating mga baboy. So mamaya po ipapakita ko din sa inyo kung ilan yung mga nagawa namin doon out of 400 kilos kung ilang drum. So yung pong ano natin pinakita namin sa inyo fermented na process na ay para malaman nyo kung okay siya o hindi, ang amoy po niya is maasim na manamis. So, yun po ang result na ika nga naging successful yung ating fermentation. At ito naman po yung resulta nung 400 kilos na pinerment natin na minixture natin kanina para i-ferment. So, bali 7 pong drum. So, sa mga nagnanais po na makatipid sa peach at maging healthy ang kanilang mga baboy, gumawa rin po kayo ng ganitong klase ng pakain. So actually po, more than half po ng halaga
ay matitipid ninyo sa pagpapakain. So ito ay mas cost effective kumpara kung doon sa mga ano, sa mga binibili natin mga pagkain. Pero disclaimer lang po, ito po ay base po sa aming practice na ginagawa ngayon na ito ang pinapakain at meron naman po maganda resulta. At ngayon, kung nais po ninyong nagustuhan po ninyo ang video, eh mag-subscribe na lang po kayo at hit ang notification bell para sa mga susunod naming video mapanood ninyo at mag-like and share. Thank you very much mga pet malu. Bye-bye. Oh, yan po, kain na. Ito na po 'yung nilutong pizza pie. Ni Ganga. Yan. Wow, sarap. Yummy. Oh, liga na, Carl. Habang mainit pa. Bilis. Liga na. Go.